Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Thank you.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinapahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang iparangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroonan nila. May nakita silang wari, mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika. Ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga Parsya, mga taga Media, mga taga Ilam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto, at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene, at mga nakikipanayrahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Krita at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, puon tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, puon tanay yung baguhin. Pinupuri ka pong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga, sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga, mauuwi sa labok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, puon tanay yung baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha. Ang madamay kagalakan, ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit,
ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, puon, tanayong baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain. Ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hodyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Halina Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo, Ama ng Maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami mag-usa, kaibig at patnubay sa amin mananahan. Ang tamis ng iyong buhay, ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit, lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw, kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan, ang buhay na mitdangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit na migamutin, kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas, tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob.
Gantimpala ay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggong ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw pong ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng Pentecostes, na Pentecostes dahil 50 araw mula ng muling pagkabuhay ni Jesus. At sa ating unang pagbasa, narinig po natin ang kwento ng pagnaog ng Espiritu Santo sa mga alagad ni Jesus na nanaog sa kanilang mga ulo na parang dilang apoy. At mula doon, sila na ay nakapagpapahayag ng mabuting balita sa iba't ibang lengguwahe. Kaya nagtaka yung mga tao, mga dayuhan kami, bakit namin sila naiintindihan? Bakit nila nasasalita ang aming wika? Dahil ninanais ng Diyos na ang salita ay maging paraan para ipahayag ang mabuting balita. Hindi na hadlang ang wika o mga salita. Hindi na hadlang ang language barrier para ipahayag ang mabuting balita. Sa ating ebanghelyo, si Jesus po sa kanyang muling pagkabuhay, hiningahan ang kanyang mga alagad na nagtatago na sa isang kwarto, nakapinid ang pinto at nagtatago sila dahil sa takot sa mga Hudyo. Ngunit ano ang wika ni Jesus sa kanila? Sumainyo ang kapayapaan at hiningahan sila.
Maganda rin po no, sa ating pagninilay na ang Espiritu Santo ho ay tulad ng hininga. Ang hininga ho ay tanda ng buhay. Hindi ba? Kung babalikan natin ang kwento ng Genesis, nang nilikha ng Diyos ang tao, hiningahan niya at nagkaroon ng buhay. Pero magandang mapansin na may dalawang klase ho ng hininga. Yung mabango at yung mabaho. Ang tao ho na mabaho ang hininga, ayaw lapitan. Bakit? Kasi ang Kristiyanong mabaho ang hininga, ang lumalabas sa kanyang bibig ay panguhusga. Nanguhusga agad ng tao, hindi pa inaalam ang buong kwento. Mabaho ang hininga. Mga nagsasalita ng hindi maganda sa kapwa at nawawalan ng lakas ng loob. Mabaho ang hininga ng pagyayabang at pagmamataas. Mabaho din ho ang hininga ng taong mababa ang tingin sa kapwa niya. Feeling niya siya lang ang magaling. Ito yung mga taong ayaw nating lapitan dahil mabaho ang kanilang hininga. Mabaho ang lumalabas sa kanilang bibig. Pero sa kabila noon, inaanyayahan naman tayo na huminga ng mabango. At ano yung mabango ang hininga? Ito ho yung Kristiyano na nagdadala ng lakas ng loob sa kapwa niya. Hindi nagdadala ng takot. Nagdadala ng kapatawaran. Hindi ng pagkakagalit sa isa't isa. Ang kanyang salita ay nagbibigay pag-asa. Hindi ho salita nagbababa ng tao. Kahit si Jesus, nang hiningahan niya ang kanyang mga alagad, tandaan natin, sila ay takot nun. Natatakot sa mga Hudyo, kaya nagtatago. Kaya nung hiningahan ni Jesus, hiningahan siya ng Espiritu Santo, sila ay muling nagkaroon ng kagalakan at lakas ng loob. Sana tayo din, mga Kristiyano, ang hinga natin ay hindi na ho mabahong hininga, kundi ho bumango na ang ating hininga. Dahil ang lumalabas sa atin ay ang biyaya ng Diyos. Mga salita na nagpapagaling at nagpapalakas ng loob. Mga salita na nagbibigay buhay, hindi kasiraan ng kapwa niya. Kaya sana wala na hong Kristiyano na number one pagdating sa chismis. Pag may nakita kayo nagkukumpulan na nagchichismisan ng mga Kristiyano at Katoliko, ang lalaki pa ng krus dito nakikipagchismisan. Sabihin nyo, uy, mag-toothbrush ka, bad breath ka. Dahil ang Kristiyano na humihinga ng mabango, nagbibigay kabutihan sa kapwa niya. Ang Kristiyano na humihinga ng mabango, nagbibigay pag-asa, hindi takot at pangamba. Nagbibigay lakas ng loob sa kapwa niya. Kaya po, maganda rin no, yakapin natin ito bilang misyon ng mga Kristiyano na hayaan natin na maging daluyan tayo ng hininga ng Diyos, ang Espiritu Santo. Tayo ay magbigay buhay at pag-asa sa kapwa natin. Tayo ay dumamay at makilakbay sa kapwa natin, lalong-lalo na sa pangapanahon na nararamdaman nilang nag-iisa sila.
maging tanda ng presensya ng Diyos, ang hininga na nagbibigay buhay. Kaya ho, magandang paalala sa atin at hamon, huwag nang maging bad breath, maging good breath na tayong Kristiyano, nagbibigay ng goodness and hope sa kapwa natin, hiningang nagbibigay buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Ama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating mga kahinaan at upang magsilbing kaakibat at gabay natin sa buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa kanya ang iba't ibang biyaya at ang misyon na tayong sa iyo lamang nagmumula. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kaloob mong kapangyarihang maglingkod at maghatid ng kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan at ng lahat ng tao ay makakilala sa iyo at kay Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan. Ipagkulob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga yumao na. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, pakinggan mo ang iyong sambayanang natitipon sa panalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo at panibaguhin mo kami. Katulad ng pagbabagong idinulot mo sa mga alagad noong unang Pentecostes, sa ngala ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Oh,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiniwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahain ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong inilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Hesukristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na minahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumikha ng nagkakaisang diwa, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na June 1, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo, maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaring hanapin sina Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya para sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay, buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Hesukristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyoko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos Ama ng kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalainawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad. Kapag lubos na sumikat ang liwanag na masawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo, taglayang kapayapaan, upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Oh.